Ayan mga boss, magandang araw po sa atin lahat. Saan man panig ng mundo kayo nando roon. Ngayon po may gusto po akong i-share sa inyo about dito sa control ng transmission ng 3306. Ngayon ito itong kanyang control. Tapos ito po kasi merong maliit na filter dito nakakabit. Ito po yung isa sa pinaka-importante dito sa control na ito. Kasi ito yung nagkukos ng kanyang paghina pagka hindi nyo pinalitan. Paghina ng tulak ng inyong payloader. Kadalasan nakakaligtaan na iayos nila ang tayo nitong filter na ito. Nakakaligtaan nila. Minsan kasi kahit lagi mong ginagawa talagang nakakalimutan din paminsan-minsan. Ngayon kadalasan ang nailalagay nila pa paganyan ay baliktad. Ngayon, kahit bagong overhaul lang yung transmission, hindi yan tutulak kahit na anong gawin mo. Hindi malakas. Hindi siya kakayod. Kailangan niyang ganyan. Ganyan siya. Ganyan ang tayo niya. Ngayon. Ipipress lang ninyong ganon. Ito naman may o-ring. Yan. Ito ang kadalasang ng problema nito, napakaliit kasi ng butas nito. Ayan. Halos karayom lang, kabuhok. Yan. Ngayon, pagka nabarahan niyan sa plastic or kahit na anong matigas na bagay, babara di yan. Doon magtataka ka kung bakit humihina ng tumulak ang iyong payloader. Bukod dito, meron pang isa. Ito namang valve dito sa ilalim. Ang kadalasan nangyayari naman dito, napuputol yung spring. So ganun din ang problema. Hindi siya magsisilip ng kambyo pagka putol yung spring. Yan, ganito ang kabit niya. Yan. Paganyan, press nyo lang ganun. Yan, okay na yan. Tapos ito yan. So ayan mga boss, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa aking engineer. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Uy, yun nga pala, sa mga baguhan po sa akin channel, paki-subscribe na lang po para ma-update kayo sa aking mga video. Sa mga magagaling pong mekaniko na makakapanood nito, kung may mali man po sa akin sinabi, dapat bigyan nyo po ako ng comment para may tama. Sa mga baguhan naman po na gustong matuto, paki-subscribe po ang aking channel para ma-update kayo sa aking mga video nga upload. Okay, salamat. Magandang araw ulit.